Hi, we're back as MGD po ulit. Maraming salamat sa inyong mga tanong. And ngayong araw na to, ito ang question po. Galing kay Amelita Kitalag. Thank you, Amelita. Ang question niya, it's actually not a question but more of a request. How to become you po as someone who's practicing Buddhism? I love or like to hear more of your experiences or journey. As myself, I'm very interested in learning or understanding a simple way of doing it. Thank you, Amelita, sa question mo, ha. I'm just so happy that you are embracing Buddhism as a way of life. Actually, kapag tinanong mo ko, ako rin naman, I'm a Catholic. I'm still a devout Catholic. But I am a Buddhist in my way of life, no? I don't see any conflict on that because my faith, I still believe actually what I learned from since childhood, and I still go to churches. But I think yung Buddhist practice, it's more of what you do on a day-to-day basis and how you look at things, no? It's not an easy journey, but ang bottom line principle lang, Amelita, is, you know, always, you know, embrace compassion. No? Yan ang turo ni Buddha. Embrace compassion. Ang compassion, ibig sabihin, you know, let's think of others, more of ourselves. Sa bawat gagawin natin, sisiguraduhin lang natin wala tayong nasasaktan, wala tayong natatapakan. It's not really, you know, being perfect. Ang pagiging Buddhist po ay hindi pagiging perpekto, pero pagiging mabuting tao. Now, the pujas, the ritual, your dharma acts, your dharma deeds, bonus na lang yun para mas ma-enhance yung Buddhist way of life mo. But I think sa bawat sino mang tao na gustong umpisahan ang pagyakap ng Buddhist way of life, I think start with kindness. Yung real kindness, no? Yung hindi ka naghihingi ng kapalit, yung wala kang inaasahang thank you, yung gagawin mo to kasi alam mong makakatulong, yan ang pinaka-foundation ng everyday things that you have to do. And, you know, little did you know na unti-unti, no, your small acts of kindness can create ripples in the water for, you know, the whole mankind, no? Diyan nyo yan umpisahan. Kasi dalawang klase, you know, on my whole, 14 years of being a Buddhist, it wasn't instant. Marami rin akong struggles, marami rin akong questions. Dito, unti-unti yan. Okay? Unti-unti mong aralin, unti-unti mo yung yayakapin. But you do that because you're happy doing it. Hindi dahil kailangan mong gawin. I think yan ang pinakasikreto, no? And then, pag sa puso mo, nararanasan mo na yung totoong kapaitan, you will be personally longing for more knowledge, for more enlightenment, for more ways of spreading kindness the right way. Okay, hindi yung way na alam natin sa normal na pamumuhay natin, no? Umpisahan mo yan, no, sa pagiging mabuting tao sa kapwa mo. Yung kapag kami nagagalit, mas intindihin mo kung saan siya nanggagaling kaysa sa pag-iirali natin ang ego natin. Ah, kala mo kung sino ka, bakit di mo ako palamon and all, no? Dito nag-uumpisa yung self-worth mo, sobra ang pagmamahal mo sa sarili mo, na parang ang feeling natin, wala sino mang tao ang pwede tayong tapakan o saktan. Pero sa mga instances na mga ganyang mga maliliit na bagay, masusubukan nyo talaga ang compassion nyo, no? Yung bottom line yan is that, you know, you live with compassion and then enlightenment will come, you know, as you go along the way, the journey. And for more tips, actually, and for more ways, yung sasabi mo, gusto mo nga matuto and gusto mo mag-aral, I am inviting you to actually follow me sa Spiritual Feng Shui page ko, wherein I will be giving you, you know, day-to-day details of what I normally do on my spiritual journeys. Kasi mas madali na ganon. Follow nyo lang po yan, Spiritual Feng Shui, and then you will see and you will actually feel how it's like to live actually, you know, the Buddhist way, no? Hindi po yan effort, much more of, I think it's much more of your willingness to be kind. Not because you needed to be kind, but you wanted to be kind.
Okay? So sana, Amelita, para sa mas maraming sagot at mas detalyadong sagot, follow me sa Spiritual Feng Shui. Okay? This will be a day-to-day journal ko of spiritual things that could enlighten you, help you much more, help others along the way of our journey. Okay? Maraming maraming salamat sa inyong mga tanong. And sana kung may mga questions po kayo, ask po ulit kayo dito sa Ask MGD. Maraming salamat!